Magandang umaga po mga kapuntrip. Welcome back po sa aking channel. So, ngayong umaga, gagawa tayo ng paraan para makapag-ulam tayo ng masustansya sa murang halaga. So, mga kapuntrip, sabayan niyo ako. Papakita ko sa inyo ang ating mga gagamitin. Bawang, luya, meron tayong sibuyas, may green pepper, red pepper, hinalo ko na siya. May asin tayo, paminta, may toyo tayo, tsaka maginor. At ang ating ito, chicken, konti lang, mga nasa 400 grams lang. Siyempre, mga ganitong sitwasyon, gipit na tayo, kailangan natin maghanap ng paraan para makapag-ulam ng masarap na affordable pa. Meron tayong cabbage. So, bali yung lulutuin na yung anak ngayon mga kapag-trip. Magluluto tayo ng ginisang cabbage with chicken. So, medyo gipit ngayon, kaya gawa natin ang paraan niya. Kahit pa paano makaulam tayo ng masarap at masustansya, affordable pa. So, papapoy lang tayo. Meron din tayong mamayang tubig lalagyan. So, mga kapag-trip, sigurado magugustuhan yung ating recipe ngayong umaga. Abot kaya ng bulsa natin to. Kasi kailangan natin ay cabbage lang. May mga kaputrip, itong ano na to, ginawa ko, ribs lang lahat to. Meron dyan mabibili sa tindahan. Pwede kang bumili dyan ng 50 pesos, 60 pesos, mga ganun-ganun lang. Yung mga nabunlis na siya, yung mga buto-buto lang. At least may sangkap yung ating gulay. Masarap pa rin yun, kahit konti lang. At least may ano tayo, may kahalo yung gulay natin. Ganyan ginagawa ko dati. Nandiyan pa ako, gumagawa ako ng paraan para makapag-ulam kahit paano. Pag umiinit na, nagyan ng pita. Pili lang kayo dyan sa mga tindahan, pwede kayong bumili dyan 40, 30. Ayos lang yan mga kapag-trip, kailangan nyo lang maging resourceful kung ano meron tayo sa paligid dyan, pwede natin dyan. Tanim-tanim tayong gulay dyan, at least diba makatipid tayo, makasave na makakaya pa ng masustansya. So, medyo mainit na. Lagay ko na yung ating sibuyas. Medyo malaki yung sibuyas ng diwa, kaya kunain ko ito. Luya. Kaya na natin maluto konti. Baka doon na kayo. Simple lang ang ating recipe ngayong umaga mga kapag-trip. Ayan tayong cabbage lang, manok, konting chicken lang. Pumili kayo dyan ng mga buto-buto ng manok, mga ribs, kahit anong part yan na boneless niya, okay lang. Saka na tayo bumili ng puro laman pag maluwag-luwag na tayo. So ngayon, wala pa tayo, kaya maghanap tayo ng paraan para maulam ng sarap na sustansya. Affordable pa. So okay na, medyo nabango na yung ating mga ingredients. Lupag na yung chicken natin. Na siya lagyan natin ng panglilisa para ma-absorb yung lasa talaga. Paminta. Kung may pangdagdag kayo lasa dyan, pwede nyo dalagdagan yan. Sa atin, alam nyo, dami naman pampalasa ka dyan. Pwede tayo mga mago dyan, kung ano dyan, binisa.
Matatay niyo po yan kung anong gusto nyo yung dagdag para lalo sila sumarap ang inyong nilulutong gitadong cabbage. Gitadong repolyo na may manok. Medyo basic lang yung ating gagawin na yan. Medyo madali lang po ito. Kasi yung chicken ko maliliit lang talaga siya. So, lalagyan muna ng tubig para malaga natin. Try na natin, takpan na muna natin. Check muna natin mga kapatid. Ayan. Napakabango na ng ating chicken. So this time, pwede ko na lagay yung ating videos. Pwede ko na rin lagyan ng tuyo para lalong lumasa pa siya. So ilaga lang natin konti. Medyo okay na, tsaka na natin lalagay yung cabbage. Takpan na muna natin mga kaputrip. Check na natin guys. Ayan, okay na. Nambot na yung chicken natin. Pwede na natin lalagay yung ating green pepper tsaka red pepper. Lagay ko na rin yung ating cabbage. Ano yung pinakapanggay? Marami lang tingnan yung cabbage, pero pag naluto ito mamaya ako lang. So, takta na natin konti. So, check na natin guys. Ayan. Ayan na yung ating. Hindi ko na siya papatagalin. Kasi mas masarap sa gulay yung medyo fresh yung gulay, hindi masyadong lutong-luto. So, tikman natin para malaman natin. Wow, panalo. Okay na yung tiplata niya guys. So, okay na to, luto na to. Pre-plating na natin. So guys, ito na yung ating finished product ng gisadong repolyo with chicken. Napakadali na po lutuin, napaka-basic lang. Napakasarap. At higit sa lahat, affordable lang. Medyo konti lang yung ingredients na gamit natin, kaya pasok na pasok yung lasa, pasok na pasok sa bulsa nating mga papsi, mamsi dyan. So yan guys, sana nagustuhan yung ating recipe ngayong umaga. Ginisang repolyo with chicken. Sa mga bago pa lang po sa akin channel, mga ka-food trip, huwag nyo pong kalimutan mag-like po. Subscribe na rin kayo. Pakishare na rin, ng sa ganun ay ma-share natin sa iba yung ating mga recipe. So mga ka-food trip, maraming salamat sa panonood nyo. Magandang araw po. Ingat po tayo lagi. Masalam.